Isang magandang magandang buhay po mga kasambuhay. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, kura paroko po ng Our Lady of Sorrows Parish dyan po sa FB Harrison, malapit sa OWA office sa Pasay. Doing all for the gospel. At sa ngalan po ng aking mga kasamahang mga pari, mga brothers, mga junior professed members at mga seminarista ng Society of St. Paul sa Pilipinas at sa Macau, at gayon din po sa ngalan ng mga pari ng Archdiocese of Manila at ng TV Maria, ang atin pong mission partner, kayo po'y aming inaanyayahang makimisa, makiisa. Ngayon po ang 15th day of March, 2020, kalagitnahan na po ng buwan ng Marso, no? At ito po ang 3rd linggo ng buwan, 3rd linggo rin po ng panahon ng Kwaresma. Kumusta na po kayo? Siyempre po, nais po nating ipanalangin ang ating pong mga regular na mga kasambuhay, ang ating mga homebound na mga lolo, lola, yung mga cancer patients, no? Lalo-lalo na po itong mga elderly, no? Mag-ingat-ingat po tayo ngayon kasi po itong ang kumakalat na virus ay medyo, sabi nga nila, susceptible yung mga mahihina ang immunity system. At hindi po natin may pagkakaila na sa pagtanda, yan ang isa sa mga nako-compromise. Nais din po nating batiin, ipanalangin ang mga caregivers at ang mga super busy po na mga pulis at militar at mga doctors at mga health workers. Gayun din po ang ating mga libo-libong OFWs, lalo-lalo na po dyan sa Middle East at sa Italy at sa iba pang mga lugar na talagang may lockdown dahil po dito sa novel coronavirus ng 2019. We would like also to pray for our mission partners, si Brother Alex Fideris, ang pamilya po ni Juanito Santos, no? Si Juanito Santos po ay sumakabilang buhay na. Si Dorothy Santos Merck, Annie Adorna, Emily at Dante Reyes, Joe Alex Reyes, Dr. Joe Adorna Guzman at si Alicia Adorna. Ito po yung ating mga Canada-based na mga mission partners. Gayun din po, nais nating ipanalangin ang intentions ni Leslie Masigan at ang kanyang buong pamilya, si Tony at si Lourdes Choa, si Ed at Norma Arujado, si George at Noemi Villaruz ng Villaruz and Villaruz Certified Public Accountant Offices. Gayun din po si Didith at Joey Jacob na napaka-active po sa ligaya ng Panginoon at sa Workers of Christ. Si Mariel Diaz ng Standard Marketing and Trading, ang kusina ni Kambal ni Irma at ni Delio San Miguel. Si Corazon Ochoa at Rosita Kauyan dyan po sa Discovery Bay sa Hong Kong. Si Alma Gonzalez, Catherine Pablos, si Romel Salvador, Gemma Candela, May Asuncion Recio, Rachel Esteban at Leilani Palladio Himotea. Nais nga pala po nating patuloy na pasalamatan ng atin pong mga love operators, no? Sina May Ann Bautista, June Eslin Carbonell, Alejandro Santos, Gemma Candela, Ronald Santos Tabora, Rosalinda Santa Maria, Jeffrey Porcalia, si John Dexter Servitilior, si Lydia Felipe Pascual, si Michael Ralph Derry Ebdani, Aurora Luna, Felby Amore Diastan, Jasmer Tomoling, Gahamel Torre Apilado, May Hope Sanchez Ondap, Myla Hernandez, isa pong hindi nagpapakilala na kasambuhay natin mula po sa La Union, dyan din po sa Espanya UST,
at isa pong hindi rin nagpapakilalang love offerer mula po sa sukat Evacom, si Cinderella Galimpin, Cornelia Di Matera, at Hamelin Krista Castillo. We would like to lift up to the Lord all your prayer intentions. Gayon din po ang ating makaibigan dyan po sa Gerochi Dental and Implant Center, sina Dr. Rico Martin at Axel Gerochi, gayon din po si Doktora Aisel Jade Tan. Ang kanila pong clinic at office nasa Montivar Building, Jupiter, Makati. Nire-recommend po natin. Ang galing po ng kanilang services. So yung mga OFWs na umuwi, naghahanap ng maayos na dental clinic, ito po ang ating pong maire-recommenda, and they are very professional. Kompleto po, mga updated ang mga gamit. Ang Gerochi Dental and Implant Center. Gayun din po, we would like to pray for the intentions of our friends from Ilocos Sur, sa Bigan at sa Bantay, ang pamilya po ni Domingo at Lourdes Corpus, no? Si John Alfred, si Jasmine Rabena, at si Mary Lord Rabena. Okay? And then, ang ating pong mga newfound na mga kaibigan mula po sa ating mga pilgrimages, ang Spell Group at Orange Group ng March 2019, ang Journeys of Faith Holy Land Group ng October 2018. Kinabibilangan po ng mga pari, si Father Randy, Charlie, Joe Albs, ang Marinol Missionary sa Taiwan na si Father Joy, at gayon din po ang magkakaibigan, magkakabarkada na sila Cora Cabral, Geraldine Lee, Grace Lara, Marie Joyce Brillo, Jimmy Olaso, si Attorney Jane San Benaventura, si Nino Molina, and of course si Willie at Arlina Onglao. Oh, happy birthday kay Willie. Alam ko po, March ang kanyang birthday. Gayun din po ang magtita na si Anton Santos at Juliet O'Reilly, si Mr. and Mrs. Benji Datok, at gayon din po ang mag-asawang Grace Pulido Tan at Nonoy Tan, ang pamilya ni Highland, si Chrissy, si Rosely C, ang mag-asawang Rosebel D at William D, ang mag-iina na Dana, Kathleen at Tal Tantuico, ang mag-asawang Iris Val Rivero, at gayon din po si Silvette. We would like also to pray para po sa Recto Group and Friends ng March 2019. Ito pala si Tito Manny at Tita Lulu, nung nag-pilgrimage kami ay 60th wedding anniversary, March 2019. So ibig po sabihin, itong Marsong ito, they are celebrating their 61st wedding anniversary. Wow, no? More years to come for the Recto couple, no? Tito Manny and Tita Lulu. Sila nga po pala ay ikinasal sa Our Lady of Sorrows Parish sa Pasay, yung pong parokya ko ngayon, no? Gayun din po, binabati po natin ang Workers of Christ Pilgrimage Group ng 2019 na kinabilangan ni Jen Castillo at maraming mga kaibigan po natin sa Workers of Christ. At gayon din po ang October-November Pilgrimage Group ng 2019, si Gay, si Lady Bird, no, si Ramon, si Maricel, si Noel, Merce at Trish, si Father Divino Santos Rabang at si Nanang Marie, si Mary Therese Aboitis and at si Mara, si Lita at Mario Aningalan, na alam ko po ay lately nandito sa Pilipinas pero nakauwi na yata uli sa New York. Marami pa po yan. But rest assured that all of you, we would want to carry in our prayer intentions on this, the third
Sunday of Quaresma. Ngayon po, kung titignan po natin ang atin pong mga pagbasa ngayong ikatlong linggo ng Quaresma, unang-una po, all the readings have the element of water. Tubig, no? First reading, the waters of Meriba. Dun sa ating gospel reading, yung pong story of the woman by the well of Sychar, no? Jesus and the Samaritan woman. And by this, we are made to see that itong season of Lent and Easter, ito po ay connected sa sacrament of baptism. The healing waters, the saving waters of the sacrament of baptism. Okay? In fact, at the end of the season, sa Easter, tayo po ay magpapanibago ng ating Easter promises, Easter vows. And by means of all of these stories that we have sa Quaresma, ikatlong linggo, pinapakita po ng Diyos na siya ay Diyos na healer, nagpapagaling ng atin pong brokenness, ng atin pong mga dysfunctionalities sa buhay. Kaya po siguro, maliban sa mga kasalanan natin, itong season of Lent, dapat nating usisain ang ating sarili. Meron ba tayong mga longings, mga dysfunctionalities at brokenness na dapat po nating ilapit sa ating mahal na Panginoon, no? Halimbawa, doon po sa first reading natin, Exodus chapter 17, ipinakita na pinainom ng Diyos ang mga rebelde at ang mga pasaway at ang mga mahilig magreklamo ng mga Israelita sa disyerto ng Meriba. So, pinainom niya sila. The Lord satisfied their hunger. At sabi nga po ng Psalm 95, "If today you hear His voice, harden not your hearts." Yan po ang ating responsorial psalm. And the second reading, mula po sa Romans chapter 5, sabi doon, ibinuhos ng Diyos sa atin ang kanyang pagbibiyaya. While we were yet helpless and sinners. And of course, as I have said, doon po sa ating ebanghelyo sa John chapter 4, maririnig uli natin ang kwento ng enkwentro ng Panginoong Yesus sa kalagitnahan, katirikan ng araw sa isang Samaritan woman sa Sychar. And by that, you know, the Lord, you know, encountered this woman na hindi lamang kalaban ng mga Israelita kasi siya'y Samaritana, but she's a woman who has been unhappy in her relationship. Kasi po, nakalimang lalaki na. Wala pang kasal. Oh, kita mo yan. Kaya nga pala, hindi lang yan mga kwento ngayon. Kahit yung panahon pala ni Lord, meron ng ganito. No? Nakalimang lalaki, walang nakikitang satisfaction sa relasyon. And the Lord has to say, you know, woman, I am the living water. Brothers and sisters, sa ikatlong linggong ito ng ating pagdiriwang ng Kwaresma, buksan natin sa Panginoon nung unang linggo ang ating mga struggles and temptations. Di po ba? Nung ikalawang linggo, Transfiguration, ang ating mga takot sa buhay na kailangan ng encouragement ni Lord. Ngayon naman sa ikatlong linggo ng Kwaresma, buksan natin sa Panginoon ang atin pong mga brokenness sa buhay, mga dysfunctionalities sa buhay, at tingin natin ang kagalingan mula sa Panginoong Jesus. Narito na po ang ating banal na misa mula po sa oratoryo ni Maria, Reina ng mga Apostol, dito po sa compound ng Society of St. Paul, 7708 St. Paul Road,
San Antonio Village, Makati. Offering of the Holy Mass. Accept, Most Holy Trinity, this sacrifice fulfilled at one time by the Divine Word, and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ, and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the Church, for my dear ones, and for myself. Amen. As we continue with our 40-day penitential journey in the season of Lent, we lift out to the Lord all our prayers and intentions. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Brothers and sisters, let us now acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done, and in what I failed to do. Through my most grievous fault, therefore I ask the Blessed Mary, Ever-Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. O God, author of every mercy and of all goodness, who in fasting, prayer, and almsgiving have shown us a remedy for sin, look graciously on this confession of our lowliness, that we who are bowed down by our conscience may always be lifted up by your mercy. To our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of Exodus. In those days, in the thirst for water, the people grumbled against Moses, saying,
why did you ever make us leave Egypt? Was it just to have us die here of thirst with our children and our livestock? So Moses cried out to the Lord, what shall I do with these people? A little more and they will stone me. The Lord answered Moses, go over there in front of the people, along with some of the elders of Israel, holding in your hand as you go the staff with which you struck the river. I will be standing there in front of you on the rock in Horeb. Strike the rock, and the water will flow from it for the people to drink. This Moses did in the presence of the elders of Israel. The place was called Massah and Meribah, because the Israelites quarreled there and tested the Lord, saying, is the Lord in our midst or not? The word of the Lord. Thanks be to God. If today you hear his voice, harden not your hearts. If today you hear his voice, harden not your hearts. Come, let us sing joyfully to the Lord. Let us acclaim the rock of our salvation. Let us come into his presence with thanksgiving. Let us joyfully sing songs to him. If today you hear his voice, harden not your hearts. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord who made us. For he is our God, and we are the people he shepherds, the flock he guides. If today you hear his voice, harden not your hearts. Oh, that today you would hear his voice, harden not your hearts as at Meribah, as in the day of Massah in the desert, where your fathers tempted me. They tested me, though they had seen my works. If today you hear his voice, harden not your hearts. A reading from the letter of Saint Paul to the Romans. Brothers and sisters, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith to this grace in which we stand, and we boast in hope of the glory of God. And hope does not disappoint, because the love of God has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. For Christ, while we were still helpless, died at the appointed time for the ungodly. Indeed, only with difficulty does one die for a just person, though perhaps for a good person, one might even find courage to die. But God proved his love for us in that, while we were still sinners, Christ died for us. The word of the Lord. Thanks be to God. Papuri Panginoon Jesucristo, buhay hati at papuri Panginoon Jesucristo. The Lord be with you and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus came to a town of Samaria called Sychar, near the plot of land that Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there. Jesus, tired from his journey, sat down there at the well. It was about noon. A woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, "Give me a drink." His disciples had gone into the town to buy food. The Samaritan woman said to him, "How can you, a Jew, ask me, a Samaritan woman, for a drink?
for Jews use nothing in common with Samaritans. Jesus answered and said to her, If you knew the gift of God and who is saying to you, Give me a drink, you would have asked him, and he would have given you living water. The woman said to him, Sir, you do not even have a bucket, and the cistern is deep. Where then can you get this living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us this cistern and drank from it himself with his children and his flocks? Jesus answered and said to her, Everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I shall give will never thirst. The water I shall give will become in him a spring of water welling up to eternal life. The woman said to him, Sir, give me this water so that I may not be thirsty or have to keep coming here to draw water. I can see that you are a prophet. Our ancestors worship on this mountain, but you people say that the place to worship is in Jerusalem. Jesus said to her, Believe me, woman, the hour is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You people worship what you do not understand. We worship what we understand, because salvation is from the Jews. But the hour is coming and is now here when true worshipers will worship the Father in spirit and truth. And indeed, the Father seeks such people to worship him. God is a spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth. The woman said to him, I know that the Messiah is coming, the one called the Christ. When he comes, he will tell us everything. Jesus said to her, I am he, the one who is speaking with you. Many of the Samaritans of the town began to believe in him. When the Samaritans came to him, they invited him to stay with them, and he stayed there 2 days. Many more began to believe in him because of his word, and they said to the woman, We no longer believe because of your word, for we have heard for ourselves, and we know that this is truly the Savior of the world. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So unang-una sa lahat, nais ko munang batiin yung ating mga taga-subaybay, yung ating mga OFWs, Overseas Faith Witnesses. Hindi lang natin silang tinatawag na Overseas Foreign Workers, kundi sila ay mga kabilang natin sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Kamakailan lang, sinabi sa akin ni Father Resti, yung ating executive producer, na mas lalong lumalawak na yung ating coverage. At dumarami yung mga taga-subaybay. More than 65,000 regular subscribers all over the world. And reaching as far as Alaska, 200 countries and regions and cities all over the world. At sabi pa doon sa analytics na actually just 35% are those being calculated based on the 65,000 subscribers. Kasi daw, 65% are still able to watch us through unsubscribe channels. So, kung yung 65,000 ay sigurado na, meron pang ibang nakakapanood sa atin na hindi pa registered. So, mas maganda siguro, pa-register na rin kayo para kapag ka pinapalabas natin, lalo na yung ating everyday Sambuhay TV, yung daily masses natin, naka-prompt na agad, nanonotify na kayo na yun na ay pinapalabas natin. So, I would highly encourage you na magpa-register. At nais ko rin batiin yung aking mga kamag-anak na ngayon lamang kami ay nagkakakita-kita na sina Vicky and Rolly Cassion, no, ng Vienna, Austria. At pati na yung nasa Saudi Arabia, lalo't lalo na, no, si Jenny at saka si Demi. Siguro noong unang pagputok ng Bulkang Taal, isa sa mga nagiging ordinary fixture para sa atin ay yung mukha ng isang babae na siyang napapaliwanag sa atin kung anong nangyayari doon sa patungkol doon sa pag-aalboroto ng Bulkang Taal. Pero alam niyo, sa kabila ng kanyang pagiging eksperto sa pagpapaliwanag,
ay marami pa rin bumabatikos at nagbabash sa kanya. Dahil Kesyo daw ay nakakalungkot yung mukha, nakakaantok yung mukha, o di kaya ay hindi siya photogenic, no? O di kaya ay mukhang manang, o di kaya ay kamukha daw ni Nora Honor, no? Para sa akin, maganda si Nora Honor, kaya magagalit yung mga Norarians dyan, no? Pero yun nga ang nakakalungkot. Sa halip na pakinggan natin kung ano yung kanyang mga magandang sinasabi, dahil yan ay siyang magliligtas sa atin, lalo't lalo na patungkol dyan sa masela na bagay ng pagputok ng bulkan, ay yung mukha muna ang ating nakikita. At yun pa ang ating unang kinukundem at dinajudge. Sabi nga ay bawal ang judgmental. Pero ang hindi natin alam, ang Filipino scientist na ito, si Ma'am Mariton, no, Bornas, ay isang eksperto. Pinag-aralan niya yan. Hindi lang siya head ng isang Institute of Volcanology ng DOST, ng PhilVox, kundi mismo siya ay nag-aral pa sa ibang bansa, sa Europa, para maging bihasa, lalo't lalo na sa topic o di kaya sa subject matter ng mga volcanoes na meron tayo dito sa Pilipinas na napakarami. Now, right then and there you will see na we had been so judgmental. Kung ano lang yung nakikita natin, na at doon makikita yung ating pagiging judgmental in a sense on the physical appearance of the person. Hindi natin muna inaalam, kinikilala kung ano ba ang kanyang magandang naidudulot para sa atin. So sabi nga ng isang segment sa TV, bawal ang judgmental. So siguro yan din ang magiging topic natin at subject matter para sa ating pagdiriwang na ito. Dahil mismo ang Panginoon in his encounter with this woman at the well, at the Jacob's well, bagamat siya isang makapangyarihan Diyos, he is the omniscient, omnipotent, omnipresent God. So kapag sinabi mo omniscient, he is all-knowing, nakilala niya yung babae. Alam nga ng Panginoon na yung babaeng ito ay nakikiapid, nakikisama sa isang lalaking hindi naman niya asawa. Kaya buking na buking yung babaeng yon. Hindi lamang siya ay dahil Samaritano. And we know of course that she is despised by the Jews themselves. At siya pa isang babae. Kaya nga siya ay naigib habang kasagsagan ng init ng araw. Bakit noontime? Di ba tayo nagtataka? Bakit siya ay nag-igib ng noontime? Para makaiwas sa chismis. At kukunti lang, o di kaya wala ang nag-iigib doon sa bell na yan, sa well na yan, sa balon na yon. Yun nga lamang natsyempohan siya ng Panginoon at napakagandang senaryo, napakagandang timing. But the Lord, despite knowing who she is, it was the Lord in fact who reaches out to her. At inibita ang babaeng ito. Gusto mo ba magkaroon at makainom sa isang tubig na hindi ka na mauuhaw? At mapapawi ang iyong pagkauhaw. At doon nagsimula ang kanilang kwento. Indeed, Henry Nguyen, kilala natin si Henry Nguyen, isang spiritual writer, famous for the term wounded healer. Minsan sinabi niya, as long as we continue to live as if we are what we do, what we have, and what other people think about us, we will remain filled with judgments, opinions, evaluations, and condemnations. We will remain addicted to putting people and things in their right place. Anong ibig sabihin ito? That we live and we try to project a life in order to please others and based on the standards of the world. Ano na ba ang standard natin ngayon? Likes, lalong-lalo na. Huh? Sa panahon natin ngayon, sa panahon ng mga Generation C at saka Generation Alpha, yung mga millennials, medyo matatanda na. Ang pinakamatanda, 37 na yata. So, Generation Z, those who are born after 1997, Generation Alpha, those who are born 2010 and above, sila yung mga digital natives, super digital natives. Isang swipe lang, isang click, nandiyan na agad. And sometimes, they are prone to self-entitlement.
No? Self-entitled. Dahil nakukuha nila agad yung gusto nila. Samantalang yung panahon na natin on, nagpapahalata tayo medyo matanda na, ay kunting bagay, maliit na bagay, napapasaya ka na. Nakakapaglaro ka na, no? Sa may bukirin. Ang dami mong maiimbentong mga laro. Pero ngayon, kapag hindi mo nabibigyan ng gadgets, o di kaya tablet, yung mga anak, yun pa nga ang nagpapacify, nagpapatahimik, no? Sa mga bata ay nakakalungkot, no? Nagka-tantrums or giving in to despair, withdrawing to their inner self, or minsan giving in to depression. Kasi nga raw, ang Pilipinas ay siyang number one ngayon. Number one being the highest internet user, displacing Thailand. We spend 10 hours and 2 minutes a day. Mabuti na lamang meron sa Buhay TV. Dahil ginagamit natin ang social media, ang means of communication, the modern means of communication, in order to promote God, in order to propagate the good news. Because we are the good news. So, eto nga na naging challenge sa ating paligid ngayon. We live according to the dictates of others, to please others, yung kanilang mga likes. Kapag wala tayong likes, kaya nga dyan nauuso yung mga challenges, lalo sa mga kabataan. Yung ice cube challenge, na anong papagawa sa'yo, kung gaano kahirap, mas maraming likes. Ang kapalit naman ay sarili mong buhay. Kumbaga, buwis buhay, ika nga. Kaya nakakalungkot. We live according to the externalities. But we need to go down to the surface, or rather, the inmost thoughts and character of that person. Kaya ang Panginoon, doon natin nakikita that He is not biased. At siya isang Diyos, a God who is second, a God of second chances. Walang masamang tinapay para sa Panginoon. Dahil kung meron mang isang guilty as charged, ika nga, a certified sinner, is no less than this woman in our gospel reading today. Lahat na yata ng katangian na sa kanya, as an outsider, as an outcast. Babae, medyo marumi, physically and metaphorically. At unang-una, siya ay guilty of adultery, o nakikiapid sa hindi niya asawa. Pero niminsan hindi binanggit ng Panginoon yon. In fact, ang sabi lang ng Panginoon, I would like to drink. In-invite pa niya ang babae na yon. And not just this water, but I can give you the spring of living water. Kaya kapag tubig ang pinag-uusapan, napakarami na simbolismo ang ibig sabihin ng tubig. Unang-una yung ating binyag. Pero yung pagpapawi ng ating pagkauhaw. Because there are many other artificial means and alternatives ng tubig. Kaya nga nariyan yung mga halimbawa, yung mga energy drinks. Medyo artificial ang pagpapalakas para sa atin. Pero mas original pa rin ang tubig. Sasabihin sa'yo ng doktor yan. Drink 8 glasses of water a day or 1 liter. Kasi una't-una sa lahat, yan naman ang basic composition ng ating katawan. Pero hindi lang ito physical na pagpapawi ng ating pagkauhaw, kundi mismo si Jesus. Si Jesus ang siyang ating magiging pagkain, nourishment, spiritual nourishment. Because He is the way, the truth, and the life. Sinabi na nga ni John Paul II that the greatest deception is to believe in the illusion that one can find life by excluding God. Maraming maling akala para sa atin na kapag inechepuero ang Diyos, abay, mas maging maasenso ka at masasabi mo kung ano ka ngayon, yung little successes of your life ay bunga ng iyong dugo at pawis, sipag at tiyaga. Pero nakalimutan natin na ang lahat ay nagagaling sa Diyos. And even if you have the world in your hands, you come out to be miserable. Hindi ka pa rin masaya. Bakit? Dahil wala ang Diyos sa iyong buhay. Kung saan nanggagaling ang lahat. Na tayo lamang ay mga economous caretakers. Kaya siguro ang napakagandang mensahe para sa atin ngayon ay kung paano tutularan ang Panginoong Jesus.
lalo na sa panahon ngayon natin na kung saan masyadong mataas yung mga standards based on the worldly values. Ulitin nga, yung mga likes. O kung hindi ka pa nakaabot ng ganito, ng standard, o kasing rami ng likes na ito, wala ka. Outcast ka. No? Mabilis tayong mag-judge sa isang tao. Pero ang panawagan na rin ni Pope Francis ay, let us rediscover or in fact initiate a revolution of tenderness. Tenderness. Nahalata na ba natin na minsan, lalo na kapag sa mga nagdadrive dito, kapag nasingitan ka lang ng konti, eh medyo talaga nag-alburuto ka na. O di kaya may tinatanong ka lang sa isang tao, galit pa sa'yo. No? Bakit? No? Para bang mangangain agad ng tao? Nawala na yung tenderness. Hindi na tayo naging mahinahon. I mean, maybe unknowingly, unconsciously. Para tayong irritable. No? Parang laging naghahanap ng away. At siguro dulot yan ng mga sa tindi ng traffic, sa stress, sa dami ng ginagawa. O talagang pressure tayo. Hindi na tayo nakapag-relax. O bakit kaya ganoon? Because maybe we are running after the wrong values. Worldly values for that matter. Well, in fact, long time ago, Saint Augustine has already mentioned this. That, O Lord, my heart is restless until it rests in you. O di kaya, in the medieval times, si Mother Teresa, Saint Teresa of Avila, let nothing disturb you. Only God suffices and nothing else. And no one else. Kaya siguro, bilang napakalaking hamon para sa atin, this could be our point for reflections. Do you see the goodness, an innate goodness of its one? And do you give second chances to others, sa mga mag-asawa? Do you learn to compromise, to give second chances? And are you as compassionate as Jesus is? Sabi nga nila, Jesus is a friend of sinners. He loves to dine and he loves to mingle with the sinners. Kaya lagi siyang napapatrouble sa mga Hudyo. Akakaluba kayo ito'y propeta at Messiah. Pero bakit ang mga katropa ay puro mga makasalan ng tao? Pero ang hindi niya alam, even if Jesus is a friend of sinners and he loves to be with them, Jesus did not become like them. But Jesus, in fact, the reason that he was there is in order to transform them for the better, to lead them back to God's fold, to make them realize that they are who they are from the very beginning, that they are first of all children of God. So kung mayroong isang bagay na kailangan tayo ay mag-alsa, walang iba kundi yung tinatawag nating revolution of tenderness. To bring back that care and compassion and tenderness, our non-judgmental ways towards others, especially the sinners, especially those who have wronged us. We will now stand and with firm conviction profess our faith. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, consubstantial with the Father, through him all things were made. For as man and for our salvation, he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who was spoken through the prophets. I believe in one holy Catholic and apostolic church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Let us pray to the Father that our Eucharistic celebration may help us to experience Jesus as the living water. With confidence we pray, Father,
hear us. Father, hear us. That our liturgy may be led to acts of loving service, we pray. Father, hear us. That people who are searching for meaning in life may find Jesus, the living water, we pray. Father, hear us. That the leaders of the church may consider doing the will of the Father as their food and long to announce the gospel to the people, we pray. Father, hear us. That the faithful departed may enjoy the peace of God's kingdom, we pray. Father, hear us. And let us pray for the urgent concern of our community and our personal intentions. We pray. Father, hear us. Father, hear the prayers of your people. Send your spirits and awaken in our hearts adoration, prayer, and thanksgiving through Christ our Lord. Amen. Pray, my dear friends, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy Church. Be pleased, O Lord, with these sacrificial offerings, and grant that we, who beseech pardon for our own sins, may take care to forgive our neighbor through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. For when he asked the Samaritan woman for water to drink, he had already created a gift of faith within her, and so ardently did his first thirst for her faith, that he kindled in her the reborn or divine love. And so we too give you thanks, and with the angels praise your mighty deeds as we acclaim. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy therefore this gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it
gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which shall be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world and bring her to the fullest of charity, together with Francis, our Pope, Luis Antonio, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and we praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ.
For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Now let us offer to one another the sign of peace. Behold Jesus, our Savior, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are we who are invited to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. Prayer during Communion. For those who cannot receive Communion, join us in praying the Spiritual Communion. Jesus, Master, you assure me, I am the life. Whoever eats my flesh and drinks my blood will have eternal life. In baptism and in the Sacrament of Reconciliation, you have communicated to me this life of yours. Now you nourish it by making yourself my food. Take my heart, detach it from the vain things of the world. With all my heart, I love you above all things, because you are infinite good and eternal happiness. Amen. Prayer of Overseas Workers. Saint Michael the Archangel, I'm about to leave my family, and the physical and emotional distance affect me. The physical distance means I will be living in a totally different culture where everything will be new. The emotional distance implies that no longer will I be able to embrace my loved ones when I want to. You have done special mission for God, and you did it confidently, trusting that everything will be all right, because our Creator
has everything in His hands. Share with me the same faith. Make this travel a part of my mission here on earth. I have to leave for the good of my family and loved ones. I have to leave to do God's will. While I am away from them, protect them from dangers. Let them feel my presence through my letters and calls. Make us a strong family, even though we are far from one another. Saint Michael, through your intercession, may Jesus be the light of the family, and may Mary be our mother too. Amen. Let us pray. As we receive the pledge of things yet hidden in heaven and are nourished while still on earth with the bread that comes from on high, we humbly entreat you, Lord, that what is being brought about in us in mystery may come to true completion through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. God made you special. God made you special. For there's no other who's just like you. Special you are. And may the blessing of the Lord be upon you. The blessing of the Father and the Son, and the Spirit of God, the Spirit of love, be with you all the way. Amen. Our celebration is ended. Let us go glorifying God in our lives. Thanks be to God. Tayo po ay nagpapasalamat sa ating naging priest presider ngayon pong 15th of March, ang ikatlong linggo po ng Kwaresma, ikatlong linggo po din po ng buwan ng Marso. Ngayon po, medyo isususpend muna natin ang atin pong pabaong katekismo mula po sa Laudato Si. At nais po nating mag-alay ng panalangin in solidarity, no? Sa lahat ng nagaganap sa mundo ngayon at sa ating bayang Pilipinas, nais po nating ilapit sa mahal na ina ang ating mga pangangailangan at nais po nating i-share itong personal na nobinang ito para po sa kaligtasan at pag-aadya, no? Deliverance, no? Personal nobina ng kaligtasan at pag-aadya sa pamagitan po ni Maria, Mater Dolorosa, Our Lady of Sorrows, na siya pong patron ng parokya ng Society of St. Paul, dyan po sa FB Harrison sa Pasay. Tayo po'y manalangin. Pagbati sa iyo, Maria, mapagmahal na ina ng aming manunubos na si Jesus.
buong pagmamahal at katapatan, ikaw ay tumayo sa ilalim ng kanyang krus. Inialay mo ang iyong sarili kasama ng pag-aalay ni Jesus ng kanyang sarili. At dahil diyan, ikaw ay maaari naming tawagin bilang mediatrix ng mga biyaya. Nabuhat kay Jesus na siyang kaisa-isang tagapamagitan at pinagmumulan ng lahat ng kabutihan at biyaya. Bago ang kanyang pagliligtas sa kamatayan sa krus, ibinigay ka ni Jesus upang maging ina namin. Stabat Mater, samahan, damayan mo kami sa oras na ito ng kamatayan at labis na pag-aalala dahil sa mabilis na paglaganap ng novel coronavirus 2019 sa buong mundo. Samahan mo, O Mater Dolorosa, gabayan ang mga gumagawa ng panuntunan, mga doktor, mga mananaliksik, bigyan sila ng karunungan. Samahan mo, O Stabat Mater, ang mga may sakit, ang mga apektado ng virus na ito, ikaw nawa ang kanilang kanlungan at kagalingan. Samahan mo ang lahat ng kapatid naming namatay at sila'y akayin sa kaharian ng Ama. Naway matularan namin ang iyong puso at pagnilayan namin ang mga pangyayaring ito na hinayaan ng Diyos mula sa kanyang dakilang katarungan at karunungan. Sa ganito ay mapagtanto nawa namin ang ibig sabihin ng mga pangyayaring ito kaugnay sa aming pagbabalik loob, pagpapanibago ng pananampalataya at kaligtasan. Tulad ng iyong halimbawa sa kasalan ng Kana, palagi nawa kaming maging matulungin sa ibang nangangailangan sa gitna ng aming pag-asikaso sa pangangailangan namin at ng aming mga mahal sa buhay. Ina ng awa, alang-alang sa merito ng krus ng iyong anak na si Jesus, hingin mo sa makapangyarihang Ama ang dagli ang pagtatapos ng salot at peste ngayon din. Ipanalangin mo po sa Ama na iligtas at ipag-adya niya ang lahat ng kanyang nilikha mula sa mga kasamaan ng biglaang kamatayan, kawalan ng pakikialam, pagiging makasarili, pagdududa, takot, kawalan ng pag-asa at pamahiin. Matapos ang lahat ng aming katalinuhan at mga magandang nakamit, kami po ay mga abang makasalanan. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, tatlong persona na nagkakaisa sa kanilang pagkadiyos. Pagbati sa kalinis-linisan at puno ng hapis na puso ni Maria, Mater Dolorosa, kasama ng manunubos, mediatrix ng mga biyaya, aming ina at reyna. Amen. Ngayon po, inaanyayahan naman namin kayo na maging partner po natin, cooperator sa kasambuhay sa pamagitan po ng inyong mga love offerings, no? Maraming salamat po doon sa mga nagbibigay ng kanilang offerings, lalo-lalo na po at tuloy-tuloy ang atin pong ginagawang improvement ng atin pong apostolado. And nasa atin pong screen ang iba't ibang mga bank accounts. Gayun din po, salamat din doon sa mga nagiging Pauline cooperator natin sa pamagitan ng Sambuhay TV Mass. At pwede rin po kayong maging
Poland Cooperator sa Buhay TV Mass sa pamagitan din po ng inyong pagpapalaganap nitong atin pong apostolado. At nasa screen po natin ang iba't ibang Facebook at YouTube account at gayon din po ang cable channels na gamit po ng Sambuhay TV Mass with TV Maria. And then of course, nasa screen natin ang dedicated text number para po sa inyong mga comments at mga Mass intentions. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng St. Paul Audiovisuals, Sambuhay TV, si Father Resty de la Peña, si Cleric Edward Dantes, si Reverend Kiv Di Matatak, doing all for the gospel, kami po'y muling nag-aanyaya sa inyo sa darating na